Welcome back to another vlog! Kayo ay hindi nagkakamali. Tamang-tama kayo. So, nandito kayo kasi nakita nyo sa may title, gaano ba ka-high-tech ang New Zealand dairy farming, no? So, ngayong araw na ito, try natin magkaroon ng farm tour. Nandito tayo sa may Westmoreland. So, Westmoreland is the sister company of Jomar Farms. So, nandito tayo ngayon para tignan yung shed nila kasi yung shed nila dito is ibang-iba sa Jomar Farm. Malaki yung shed nila. So, yung farm natin is nasa 50 bale rotary, pero dito 80 bale rotary. So, malaki. And then, marami yung baka nila dito. So, kasama natin today, walang iba kundi si Homer! Hello, Homer! Kamusta, Homer? Good! Hello, guys! So, kung matagal na kayo sa channel, palagi nyo makikita si Homer sa ating YouTube channel. No? So, si Homer ay nagtatrabaho dito sa may Westmoreland. So, sasamahan niya tayo today para umikot-ikot yan sa kanilang shed. So, Homer, thank you very much sa pagpa-unlock sa aking invitasyon. I know, day off mo ngayon, pero pinagbigyan mo pa rin ako. So, maraming salamat. yan, si Homer. Homer, ilang taon ka na dito sa may Westmoreland? 2 years. 2 years. April. This April will be 2 years. 2 years na siya dito sa may ano. So, pero sa New Zealand. Sa New Zealand. 5 years. Coming 5 years. Five years. Pero all in all na experience, sa ilang dairy? Taon ka na sa dairy? 8 years, tatlong taon kasi sa kwan, sa Saudi, sa Almaray. Okay. So guys, sa mga gustong maging dairy farmer, isang pathway doon is ang kumuha ng experience overseas. Mostly sa mga dairy farmers dito sa New Zealand, they came from Saudi Arabia and Japan, no, para mag-experience for 2 years. And then nag-apply dito sa may New Zealand. So other pathway is also student visa. So hindi natin yan itatalakayin today kasi ang ating topiko today or yung ating target dito is makapag-vlog dito sa may shed. Yan. Ready ka na ba? Ready na. Ready na ba ako? Ready. Okay guys, tara! Let's go! Guys, behind the camera, Homer's partner, Demi. Thank you, Demi, for videoing us. Yeah, they are very good couple. Actually, they met here in a dairy farm. True love wins. All right, thank you, Demi. See ya. Oh, hey, hi, Marcos. How are you? Hey, guys. This is Marcos. We're going to film New Zealand dairy farming. Especially technology, how high tech the dairy farming here in New Zealand. So good. Yeah. Marcos, how many cows do you have here in the farm? At the moment, we have 1,535. And how long have you been here in this farm? This is my second season. Second season. Anyways, all good, Marcos. Thank you very much. See you on YouTube. Yeah. All right, nandito na tayo. So guys, welcome to Westmoreland Dairy Shed. Before tayo pumasok din sa may shed, check natin yung mga makinaryas nila. Dito guys, na area dito yung calf shed, no? So during calving, puno lahat 'yan ng mga calves. So ngayon dahil sa hindi pa ginagamit, parang ginagamit ito as parking lot ng mga gamit nila. Ilang tractor meron kayo? Tatlo. Dalawang Massey at saka isang John Deere. Ah, ito. John Deere. Old Massey. Ginagamit ito sa paglagay ng post na fence. Kaya tawag ito na post driver. Ito, post driver. Binangga ako yung post eh. Ikaw mismo rin. Ikaw din ang mag-ayos. May mga trabaho talaga na kailangan ng mga machines. 2 months lang yan, bago. Ah, bago to? Oo, ito yung bagong tractor. 2-3 months siguro. Sige, tayo ka daw doon, Dumir, para makikita nila kung gaano kalaki yung tractor. Yan. Oh? Ang gulong. Same lang sila ng height ng gulong. Yan ang mga monster machines dito sa May New Zealand. Ito yung John Deere, yung pinakamalaking tractor, ha? Dito yung farm.
nagamit sa medyo mabibigat na factor dyan. Mga chalk tubes, no? Diba? Ngayon nakakabit yung thriller, hay thriller, pag maghapot ng mga damo. At ginagamit sa mga wear, fit out. Ito yung halos lahat ito ginagamit. Tao po! Ayan. Ayan. Ito yung mga controls. Ayan. May mga nagtatanong sa akin, sir, kailangan po ba na marunong ka sa tractor pag nag-apply ka ng dairy farming dito sa New Zealand? Anong sagot mo? Hindi naman kung na dapat marunong mo talaga. Importante lang marunong kang mawak ng malibila. Oo, yung ano dapat essential is medyo marunong ka rin mag-drive ng mga sasakyan. Kasi pagdating mo dito, kahit wala kang alam sa tractor, ha, ituturo naman. Tuturuan naman mo. Tuturuan naman kayo pagdating dito. So yan, wala. So don't worry kung walang experience sa tractor, tuturuan kayo dito. Ito yung van, yung silo, yung pinakamalaki yung van 1. Kapasite yata nito is 30,000, yung isa is 20,000. Welcome to our hill. Tignan nyo naman guys, sobrang laki. Guys, compare nyo sa Jomar Farm at saka sa Swiss Morland, grabe ang laki dito. Parang doble, doble yung size, yung parang size niya is gym na talaga, no? Ganito kalaki yung shed sa mga malalaking farms, no? Wow. So at the moment, walang mga baka dito kasi mas hinihingi natin na mag-video na hindi natin na maistorbo yung kanilang operation. Ginawa natin tong video after work. So what time na? So time check, it's 6 PM, no? Medyo late na nga, pero okay lang. Ang ano, yung shed nila is may automatic cup remover. So ibig sabihin, once na yung computer wala nang ma-detect na gatas, automatic i-stop niya yung vacuum. Ito same din sa amin to, automatic spray. Pagkatapos mamilkingan yung baka, may lalabas dyan na spray para ma-disinfect yung kanilang dede. Ito yung map ng Westmoreland Farm, no? So total area is 505 hectares. Sobrang laki. Yan, yan yung layout. So nandito tayo ngayon. Ito yung shed. Yan. Sobrang laki ng farm. Tingnan niyo. Tara guys, ikutin natin yung shed nila, no? Sobrang laki 'o. Dito tayo ngayon sa filter area namin. Ito yung apat na filter. Grabe ito guys, sa amin dalawa, dito sa kanila apat. So ito yung kanilang yard, no? Ang laki-laki. Compare dun sa amin, parang doble, doble yung size ng yard nila, no? Dito nagstay yung mga baka while waiting para milkingan. Ngayon, maraming natatanong sa akin, kusa lang ba yan sila pumapasok sa may ano, sa may shed para milkingan? Yung mga baka kasi, mga well-trained yan sila, no? Meron kasing feed dyan sa loob. Kumbaga, parang candy, no? Pumapasok yan sila dito sa may shed kasi alam nila na may pagkain. Yan. So yan ang kinakain ng mga baka. Guys, pag-usapan natin ang mga about naman sa mga electronics dito sa may shed nila. So yung shed nila is pinapagana ng ProTrack. Ang ProTrack is parang software yan, no? Computerized na software. Diyan nakalagay lahat ng mga controls, records ng mga bawat baka, no? So ito yung ProTrack guys, no? So dito nakalagay yung kung may mga baka dito, dito mag-appear yung mga numbers niya. Ito naman yung number ng bale, no? Kung anong bale ito. So yan, bale 58. Yan, so nandito tayo sa bale 58, yan. So ano yung mga function ng ProTrack? So nandito lahat ng mga data ng mga baka. Like for example, sabihin natin, hanapin natin si ano, si cow 101. Yan. So tignan natin yung animal info. Lahat-lahat ng kanyang details nandito, yan o. Oh. Yan. Yan, herd 1 siya. Yan, no? So, lahat-lahat ng details ng mga baka nandito. So, ano pa ang mga function niya? For example, si Homer. Nag-house in si Homer, tapos nakita niya yung baka na, uy, parang may sakit siya, or parang lame, or may injured. So, gusto ni Homer na ihiwalay yung baka na yon sa buong herd, no? So, hindi natin sila pwedeng habul-habulin para i-separate. So, pwede natin sila i-separate dito sa may shed. Pero for example naman, si K101 nakita ni Homer na may sakit or pilay. So, i-drop ko siya sa right. Yan. Automatic na yan. So, once na si K101 pumasok dito sa may shed, lumabas siya, automatic yan maghihiwalay. Ito ang tinatawag na drafting gate.
So paano ito gumagana? Once na dumaan si K101, ma-detect ng computer ng probe track si K101, then i-separate niya. Yan. Dito tayo ngayon, ilalim ng platform namin. Oh, grabe, laki. Kasi bukas may heart test, kaya set up for heart test. So ano yung heart test? Kukunan lahat ng sample yung mga baka. Sample ng kanilang gatas, no? I-check doon, and then makikita doon kung ano yung content na nasa gatas nila. So doon masukat kung mataas ba siya sa somatic cell count or protein, mga fat, yan. So masukat doon. Grabe! Ang lawak! Ang lawak! Sobrang lawak! Very common, no? Sa isang 80 bell na rotary, tagdalawa-dalawa yung nagka-capson. Pero iba dito sa may Westmoreland kasi isa lang ang nagka-capson sa 80 bell rotary. Homer, pakita mo sa amin kung gaano kabilis yung platform nyo. Sa hapon na milking? Oo, hapon na milking. Sige daw. Wala kasing baka eh, pero kung ako ang titingin, mabilis. Ah, oh, mabilis siya. Oh. Ah, sobrang bilis. Grabe, bilis. Yan. So, mabilis yung platform nila. Then, to think na isa lang yung nagka-capson. Grabe. Anong speed niya? 10.5 per minute. Grabe, 10. Mabilis yan sa amin kasi 7 eh. Pag-umaga. Oo. Oh. Bilis. Ah, oh, grabe, bilis. Mabilis to. It's very common talaga na dalawa ang nagmi-milking sa ATBL. Pero dito, iba sila. One man shed. Ang galing. So thank you very much, Homer, no, sa pagtanggap ng ating request, no, sa plan tayo mag-farm tour, no. Baka may gusto pang i-shout out. Shout out sa lahat ng our works sa Almaray, Dalabi, Farm Shadow. Anong department? Feeding department. Ayan. Anong year? 2015 to 2018. Ayan, shout out sa inyo lahat, guys. Hi Demi, shout out sa iyo. Thank you very much for letting me borrow Homer from you. And guys, I would like to shout out our bosses, no? Hamish, Cam, Steve. Shout out sa inyong lahat yan. Thank you very much for allowing us to film here. Hi guys, bonus clip. Meron tayong bisita. So surprise sa akin natin. Tayo magantay sa may labas ng gate. Tingnan natin kung maging successful itong ating surprise. Surprise natin dito. Yeah, I'm video. Say hi. Bye. Bye.
Download yung download ang vlog na. Gamay. Muntay na mabangga. Anyway guys, nandito na pala si RD. Oh yes. So si RD pala ay ating classmate simula nung high school hanggang college. Actually, roommate kami. Tatlo kami roommate. Shoutout ka pala kay Glenn. No, shoutout din pa sa Dulay Boarding House. No, so nandito si RD para sa 12-week training para maging isang legendary farmer. Oh, yes! Ayan to, ano mo sasabi mo? Mainit-init pa, kakarating lang. Oh, kasi pagdating niya sa may airport, as in, kinuha agad siya ni Peter. And then, bumiyay sila dito ng isang oras at lahati para lang makita ako. Tiyan! Hindi, na, hindi na pinatagal. Yes! I'm so happy! I'm so happy! And guys, kung gusto nyo nga subaybayan yung journey ni RD dito sa may New Zealand for his training, subscribe lang dito sa channel. No? Try natin i-document yung kanyang experience. And yan, kung nagustuhan nyo ang video, comment, like, share, and then comment kayo ng mga question na gusto natin, gusto nyong itanong. Alright guys, thank you for watching! Okay guys, thank you for watching. See you on the next video. Bye!